Hi mga members! Welcome to my YouTube channel! So, dito po tayo gawa ko ng short videos about sa kay background ni Jisun Ling Fake. Sorry pala kasi hindi namin alam kasi hindi naman alam na sikat pala yan si Jisun Lee at sumabog talaga ang galit ko dahil sa lalaking yun na gumamit ng pangalan ni Jisun Lee. Kung sino ka man na nasa likod ng ano na yan, paluloko, huwag ka manira ng tao kasi yung bata na nanahimik. At saka salamat din sa paliwanag ni Jisun Stan PH. Wala rin kaming kalam-alam at hindi namin alam yan. Wala kaming kamalay-malay. So, sumabog na yung galit ko kahapon kaya nag-video ako kasi pati anak ko dinadamay. At hindi namin inaano yan. Yung mga words na yan para doon sa gumagamit sa pangalan ni Jisun Lee. Kasi hindi naman namin alam at hindi rin ako kasi mahilig sa mga ano na yan. Yun pala, isa siyang sikat. Nakikita namin sa Jessica Soho kahapon. May history pala siya na Korean ang ano niya. Korean ang tatay niya. Kasi masasama po ang sinabi niya sa akin. Kahit nyo basahin doon sa mga comment kung anong pinagsasabi niya sa akin at saka sa anak ko. Kaya di na maganda rin yung mga sinabi ko kahapon. Kaya sorry sa original Jisun Lee. Nadamay ka sa pangalan mo kahit nananahimik ka. So nung na-research namin, sabi namin bakit kaya kami ang inaano nito? Hindi naman kami sikat. Isikat naman siya. So yun pala fake. Nag-uumpisa pa lang po kami dito sa YouTube. Kami agad ang binash. Wala naman kami ginagawa. Tapos nandamay pa siya ng tao. So, pasensya na po kayo. Kung anong nasabi ko na rin, hindi rin maganda. Dahil sa galit nga. Kasi yung anak ko dinamay na. Kahit sino ba naman na idadamay yung anak mo tapos sabi mo magka-virus. Kung sino ka man na gumagamit ng pangalan ni Jisun Lee, sana ikaw na ang mabayros. Huwag ka mandamay ng tao kasi kawawa yung bata. Kahit maganda raw yung ano ni Jisun Lee, sinisira mo kung sino kang nagsisira. At wala rin kaming kamalay-malay. Maraming nagko-comment doon sa YouTube ko na sasabihin, paipal daw ako dahil hindi daw ako pinansin ni Jisun Lee. Excuse me, hindi po ako fan ni Jisun Lee. At hindi rin ako ano sa mga millennials na yun kung anong mga lumalabas sa mga TV ngayon. Kasi hindi kami nasa Pilipinas. Hindi kami mahilig sa mga ganun-ganun. Lalo masayaw-sayaw. Kaya kahapon lang nakita namin doon sa YouTube. Isa pala siyang YouTuber, dancer, yun. Kaya kung sino ka man na nasa likod nito, na nagpapanggap na Jisun Lee, manahimik ka na kaya wala kang mapapala, baka makulong ka pa sa ginagawa mo. Kaya mag-ingat-ingat ka. Kung sino ka man din na nagsabing ipal ako, bruha ako, mas bruha ka. Mag-ano ka muna. Ano kaya kung magtanong ka din ng maayos, bakit nasasabi ka agad bruha? Kasi manalamin ka muna. Kasi ano, ang iba nga nag-ano yung staff or ano ni Jisun, tapos ikaw makabruha kung sino ka rin. Kaya wala kaming ginagawang masama. Nakapag-comment lang kami doon kasi nga sa mga nababasang comment ng Jisun na Lina fake. Oh, na-report na namin yon. Yung mga comment niya, rin-report ko na rin yon. Pero nakakaano pa rin siya. Nakakapag-comment pa rin doon sa mga video ko. So, from now on, di ko na siya papansinin. Hindi ko na. Kaya pasensya na sa original na Jisun Lee. Kasi hindi namin talaga alam. At saka hindi naman kami mahilig sa mga ganito. Sikat ka pala. Tapos ganun, ginamit ka kahit pala ano ni Madam Baldwin ginamit. So, yung nagsasabi mga gaga, paipal, hindi po kami nagpapaipal kay Jisun Lee kasi hindi rin namin alam yan na ano siya, sikat. Kay Piolo Pascual na lang ako magpapapansin, doon na lang. Kaya salamat din kay Jisun Stan PH sa paliwanag mo. Tsaka sa mga ibang nag-comment, salamat sa inyo.
nga na mag-comment kayo na gano'n na pinaliwanag nyo, yun ang hinihintay ko, na may magpaliwa, diba? Nagsabi naman ako paki-explain kung bakit siya nagsasabi. So, yung iba na mag-explain naman ng okay, so, naliwanagan din ako na gano'n. Na gumagamit pala siya. Na gumagamit pala, may gumagamit pala sa kanya, kaya yun. Kaya ngayon, okay na. Parang, nabunanuan na kami. Nabuhayan na kami, kaya salamat Jason Stan PH. Alam ko mapapanood mo rin ito. Salamat sa iyo sa paliwanag mo at sorry din sa original na Jason Lee. Kasi hindi rin namin talaga totally alam. So kung sino ka man na nagumagawa ng Jason Lee, kung may gamit, kung may galit ka sa amin, anong ikagagalit mo sa amin? Wala kaming ginawa sa iyo. Ano bang kasalanan ang nagawa namin na scam ka ba namin? Hindi kami mangi-scam. Ito mangi-scam, Diyos mio. Hindi kami magpapakita ng mukha. Kung mga scammers kami, at kung mga fake or nanggagamit, respetuhin mo na lang kung anong relihiyon ng isang tao. Dahil kung anong relihiyon mo, respetuhin ka rin ng mga tao. So huwag kang mambabash ng ganun. Kasi lahat tayo mamamatay. Tingnan mo? Ang mga words mo, hindi maganda. Ano kaya kung mano yung background mo kung sino ka? Baka doon ka sa kulungan ka na maghihimas ng ano, rihas. Kaya mag-ingat-ingat ka. Kung gumagamit ng picture ni Jason Lee at saka pangalan, mahihaya ka naman, 2021 na. Baka ikaw ang matamaan ng virus. Huwag mo yan sa ibang tao. Kasi kawawa yung bata na may karer. Sinisira mo. Sabi nga ng ano, na mag-comment mga fans niya, mabait daw si Jason Lee, so hindi naman alam. At saka di daw yung nakakahawak ng cellphone. So kanina ko lang nabasa, nakita, na may nag-comment. At saka yung nagsabi din na, bago daw kami magsalita, i-check daw namin yung background. Hindi naman din namin alam. Na-check lang namin, yun lang naman ang ano. At sa yung sa page, oo, nakita ko yung page doon sa Facebook. May 93 siya followers. Yun lang, siguro fake din yun. Yung si Johanna Lee Davis. Kasi sabi niya na ano daw, doon, direct yung watch mo kay Jason Lee. Hindi mo yan maiwasan na masabi ng mga kasi hindi natin maiwasan makapagsabi ka ng masama na director kasi syempre ginamit yung pangalan niya. Hindi namin din alam na Jason Lee na hindi syempre fake yun. Hindi rin namin alam. Syempre kung sino ba naman kung sino ba naman sa atin. Ikaw pag ganyanin kita gumamit rin ako ng pangalan. Di siyempre mapapamura ka rin kung anong nakapangalan doon sa nag-comment, di ba? Yung mga nag-comment doon na hindi maganda. Tapos sasabihin, bruha. Kahit ikaw mismo, i-message kita, gumamit ako ng famous na artista. So makakapagmura ka rin ng hindi maganda, di ba? Di natin maiwasan makapagmura mga ka-members or mga viewers. Hindi natin makontrol. Malalabas talaga natin ang galit sa isang nag-message dyan sa YouTube. Kung sino man yan. Kaya dun, direct to the point talaga, mag-ano yung pangalan mo. Magagamit. Kahit kanino pa naman. Kahit kanino pa yan isabi. Kasi di natin alam kung original or fake. Kasi nabigla kami. Kasi bagong ano lang yun namin sa YouTube. Nag-umpisa pa lang kami tapos ginanon na. Iba na yung mga ano niya sa amin. Kaya, nagbitaw rin ako ng salitang di maganda. Kasi dahil sa sinasabi niya di maganda rin. Parang binabalik lang namin doon sa taong nag-ano sa amin. Nagsabi, kung sinong Jason Lee na yan na fake. At wala kaming kalam-alam din na sikat pala siya. So, wala kaming ma-idea nung time na yun. Kaya inano lang namin kung anong sinabi niya, so binalik lang namin. Kaya kung magbabash din kayo, mag-ingat rin kayo.
Kasi wala kaming kaalam-alam. Ma-press lang tayo, wala na, wala tayong kaalam-alam sa behind kung sino yung fake na yun na Jason. Kaya kung makapagsabi rin kayo, parehas lang tayo na biktima. Kung sino mang gumagamit na yan na gumagamit ng ano ni Jason Lee picture, may picture yung ano, black and white. Tsaka pangalan niya. Wala kaming kaya idea kasi hindi kami mahilig manood ng mga ano na yan, mga bagong mga sikat na ngayon na mga bata. Dahil ano lang kami sa Facebook. Hindi ko naman yun nakikita sa Facebook na ano yun? First one na yan? Never. Never ko pa yung nakapanood ng ano. Lahat-lahat. Kaya kahapon lang. Napanood ko na Jessica Soho siya. Tapos ngayon viral na siya. Kaya sumabog yung utak ko kahapon. Dahil di naman nakakalunok ng laway yung mga pinagsasabi niya. Kahit i-review niyo po ang mga video niya doon sa ano, ay mga comment niya sa akin. Kahit i-review nyo isa-isa, hindi maganda at hindi nakakatuwa. Kaya yun na lang ang masasabi ko. At nakapagbitayo daw ako ng di maganda para sa taong yun na fake. Na Jason Lee na fake na nagpanggap. Sorry po sa original na Jason Lee kasi wala kaming alam dyan. Kung sikat siya o hindi. Yes, kung sikat siya o hindi. Kaya yun ang masasabi namin. Basay. Ang words lang namin na masasama para sa doon na gumagamit na Jason Lee. At hindi namin alam na iba, ang original is bata pa pala at iba. Wala, never kami magbabash ng ganun. Basta yun lang sinasabi namin. Salamat. Salamat po sa paliwanag, Jason Stan PH. Maraming salamat po. So now, alam na namin na isang fake pala yung Jason Lee na yan na nagko-comment sa amin. So, sorry po. Tao lang tayo. O, tao lang din siya. Siguro gusto rin niya kumita. Kaya gumagamit siya ng sikat na tao. Kaya yan. Tsaka maraming salamat po. Naliwanagan na ang lahat. Tapos na. Ito ang pagtatapos sa fake ni Jason Lee na yan. Sige, God bless na lang sa'yo. Salamat.